Atong amigo nga si Greg Silbert Dondoyano, o sa kakauban nato sa Catholic Faith, dahil doon na siya programa sa radyo sa 30 minutes, mo wali sa surgery o na siya mo dito, dahil pagkauman, mabalik sa po siya. At ang yata ni Greg Silbert Dondoyano. Sa tanan. Di pa sa ilo ako na dugay kay ko naabot. Kay actually nag duwa-duwa ko kung mani pa ko diri. Kay not feeling well ko, no, medyo na ako igibati. Pero yanigo ko. Yanigo kay ikaw madaram siguro. O nang niyani ko o mauna na niya ko. Okay. So, wala ko umagti ang mga amigo o ikso na itong mga iglesia ni Kristo, no? Pero sige lang kay busy man po sila, no? Mauna nga ato pong sabton kung wala na sila rin buri, no? Mauna nga tuguti po ko ninyo na ato kong isgutan ang ilang tinuuan kay nakasiguro manggit po ko na ilang manggit pong isgutan ang atong tinuuan katuli ko diri sa maong atong pulpito nato diri, no? Sa plaza, no? Matag Sabado. Alam ko ang isgutan ko ron kining paggamit-gamit o pulong sulod sa Biblia, no? Kining paggamit ba og mga sitas sa Biblia o pagkutlo og mga pulong sa Biblia dayon ang kulon dayon nga sila na mo ni akong tema karon. Unya ato ning pasiunan sa tudling nga gisulat ni San Pablo kung wa ko malimot sa 2 Corinthians man siguro na 11 malimot ko sa versikulo. Kadto bang si Satanas nagtakuban, nag-disguise ba? Nagtakuban ingon nga anghel sa kahayag. Pag-disguise nga anghel sa kahayag. Pamaagi mong gudin sa yawa. Kay kibaluman ng yawa na ang ubang mga tao dili niya madala kung lantaran kayo ba ang iyang pagkadautan. Oh. Ang uban, kumbinsi mo niya, pinagi sa pagtakuban na maayo siya. May pasabot, magamit po niya o sitas sa Biblia. Magamit po niya o pulong sa Biblia. Example, katong gi hintal si Kristo sa yawa, di ba? Sa Matthew 4, di ba ni kutlo o sitas ang yawa ito? Nabasa mo na ninyo? Oo. Oh. Mauna na dili dayon ta basta mo to kung mo kutlo o sita sa Biblia, no? Kay kinahanglan ato sa ang subayan nagwayo kung tinuod bagyod ang mensahe sa kinatibukan nga ilang gidala. Panamlit, mayroon sila nga. Sa Biblia, Iglesia ni Kristo man ang nabasa. Dili man katoliko. Yeah, kaya ang among iglesia, ginilang mag-iglesia ni Kristo, so kami yun ang tinood, dili ng katuliko. Pero, mutuho na yung tana? Ako di, dahil ko mutuho na, nga naman, kaya ka ng pulong galing kahayag, gigamit mo na si Awa. Yeah, si Kristo mao ang kahayag. Dahil ang iyang simbahan, gitawag niya kahayag po. Diba, na yun si Kristo? Kamu mao ang kahayag. Unya kay ang yawa, nagpakatahayag mo ba? Nagtakuban ko din yung makahayag. Buti pa sabot, dili pa nang mugamit o pulong sa Biblia, dili pa nang mugamit sa wala ni Kristo tinuod. Di ba? Na karon, unsa ang mga tupag-ila sa tinuod yun nagadala sa wala ni Kristo. Subayo na to sa Biblia, subayo na to sa history, ang maong pundok
kung makapasar ba gyud ko ayaw na ito balansi, no? Biblia o history. Nagutan ako ninyo, kanusaan natukod ni Kristo ang iyang iglesia? O kanusaan nasugda ni Kristo ang iyang iglesia o pundo? Tubag mo nga, aunang siglo veritas. Ngayon, mga anyo 30 o 33, ako nang iduha ka, tuwi kay, depende mong guna sa mga historian, kaya hindi mo nang parehas ang ritod. Basta, naharaan ang doon, 30 o 33 AD. No, kung mag-isgot ang tuig, diin, kanusa, nasugdan ni Kristo ang iyang iglesia. Oh. So, buwan ipasabot, ang tinuod ng iglesia ni Kristo, nagsugod 33 AD. 33 AD lang akong gamitin kay Monique Kumun tayo yun. Mas daghang mga historian ang mohingon na 33 AD. Oh. Good. Muna nga, ang iglesia na gitukod ni Kristo nagsubod 33 AD. Muna, kinsa'y gatukod si Kristo. Muna itinuod ng iglesia ni Kristo karon. Kanang iglesia ni Kristo ni Ikson Felix Manalo, makapasar ba na anak? Dili, ganoon. Kaysa itong painsusi, ang gatukod na si Felix Manalo. Unya, asa mga nasugdi ni Felix Manalo? Dili magis Pilipinas. Unya, sa Biblia, Jerusalem nagsugod ang iglesia ang gitukod ni Kristo. So, sa ang pagkatinuod na rin? So, therefore, gigamit lang ang inaanganan, pero dili kapasar sa pag-utingkay, pagkilatis, presbahan ng kwarta. Magduda ka ng kwarta, piki, managdili. Di ba, kilatisan mo na lago? Tanawin ito ng mga ilhanan. Kaya kung magsaligla ka ng sipra, kanang nalan, amawat, yugana. Yan naman, kaya kanang piki, mo mag-iitsura, mo pangalan. Pero ang mga timaan, dili magkapasar kung ayaw kilatis mo po ng Iglesia ni Kristo na nagsugod niya itong 1914. Yan, mayroon sila nga, tinuod mo na nga ang Iglesia ni Kristo nagsugod niya itong pagsugod niya unang siglo ni Kristo, pero natalikod mong gudto. Nawala mong kuno. Mauna, kinahanglan na inapod nga minsahero nga pabuto. Mauna, Felix Manalo. Mauna, katong sa 1914 ko, no? Restoration nga to. O na, libre argument po. O restoration. Pero diligwa po na siya kapasar. Kung ayun na itong kilapis ng Biblia, nganuan. Kaya kung uyun na ito nga nawala itong gisugda ni Kristo ng Iglesia, mauna ang i-restore na po, pinagi ni Felix Manalo, maguba ang dako kayong doktrina sa Lord's Biblia. Unsa man? Ang pagkaligon sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Asa man na mabasa? Mateo 16:18. Isang kuno ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntod, dili makaguba sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Napasabot na ang iglesia ang gitukod ni Kristo, usa sa kinaiya o timaan ni ini, mapadayunan, dili ni mawala. Kaya, ngayon sila nga, Veritas, gisulod mo mga lubo. Kaya, yeah. Ngayon mas Biblia nga, naay matalikod daghan. O tinuod na, naay matalikod daghan. Pero wala, ngayon niya nga, ang tanan matalikod. O wala, ngayon niya nga, ang tanan matalikod. Gani, kanang gamit-gamito nilang sita sa buhat 20, buhat 20, 29, 30 na gisulod kunog mga lubo. Ya, yeah, nanudlo na og mga sayop, then ang nabilin ko no, ipangpatay, muna nga, wala'y nabilin. Kaya, yeah, binigya po na ka pasar kung ayaw mo na ito nagkilatis sa Biblia, nga naman, kay katong sa buhat, 20, 29, 30, ang lokal na ito ng iglesia sa Epeso. Granting without admitting na wagi nabilin sa Epeso. How about ang iglesia na naabot sa Roma? Thessalonica, Corinto, umabot pa, naabot pa din sa Espanya kung basahin na ito ang Book of Romans. Kaya, biligid mo ito mo na matinood ng gisugda ni Felix Manalo, ganoon. Kaya kung matinood ang ilang wali,
ilang mensahe sa ato pa si Kristo na himong bakakong. Nga naman, kaya kagtong iyang gisugdan, nawala man. Samtang iyang gipanulong din sa Biblia, ligon ang iyang iglesia. Pisan ang ganhaan sa impyerno, hili makabuntos. Na? Yung iyong kag, completely nawala ka, no? So, mama, ngayon, kung basahan ko na ito ng Mateo Kapitulo 7, bala, kung ako masayok, 24 ngadto sa 25, nga nag-isbot ang Ginoo niya o pasumbingay. May tungod sa balay ko nung itukod ibabaw sa bato o balay na itukod ibabaw sa bahas. Ang balay ko nung tukuron ibabaw sa balas, magumpag, dili mula ito o dunay ang bagyo, unsa niya, ito pa, maguba. Oh, pero ang balay ko nung tukuro ni Baba sa beto ligon. Bisan pa kung saan na kusukuso sa bagyo niya, unsa niya, dili yun maunsa. Magbarug na gihapon. Kanya, yun sa man ni Kristo pag tukod sa iyang iglesia, itukod ba niya ibabaw sa bahas? Diyon, ibabaw sa beto. So kung ibasin na to sa pasumbingay, dili yun mo tabo na maguma ang iglesia na gitukod ni Kristo. So, falso ng doktrina sa mga Mormons na total apostasy. O ka ng, sa iglesia ni Kristo gapon, total apostasy ko no, sa unang iglesia ang gitukod ni Kristo. Ngayon, falso na, tungod kay maguma ang datong doktrina tulad sa Biblia, na ligon ang iglesia na gitukod ni Kristo. Mayan mo na, na ang kang Kristo naguma, ang kang Felix Manalo, o ilaang pundok, wala maguma. Unsang klasiyas, unsang klasiyas, malas pagtulunan? Di ba? Naro ba yung amigo na itong Mormons din? Sorry. Nag-plastan lang tayo sa itong pagtulungan doon. So muna, ang kanang total apostasy doctrine, falso gina. Una-una, wala gina. Dito sa Biblia, ang giingon sa Biblia, dagdag ang matalikod, pero hindi tanan. Kay ang magpabiling ko nun niya, mamunga ba, nasa Juan ba na, 5, Juan 15, kadtong nagpabilin mamuna, indaghan pa yun. Kanya, kat ang mga apostoles, sa dihang, katong nabalaw na si Kristo, although na namuya to sila, murag namugnaw, pero pagkabalaw ni Kristo, ang nabalik ang ilang kaligon sa ilang pagtuo, mula nga, sigurado yun na mamuna sila, kaya ang magpabilin ko ni Kristo, mamuna magdaghan, basta ang Juan 15. So, dili man nakita mo na mapakyas ang mga pamulong ni Kristo. Therefore, sa diyang naligo na ang mga apostoles, nagpasabot na mamuna di silang dagan o ang katuliko na pagtulunan buhay mo. Hao, ana? Yan naman. Kaya wala man maguma ang iglesia ang gitukod ni Kristo, nagpadayon, hangtod. Hangtod na iabot sa ubang lapit, na abot na rin sa Pilipinas, yadtong 1521. Dala sa mga katsila. Kaya, kanaraman, di dala sa mga katsila, mabalik din nato dito, kaso sa nagikan, pananglit sa Espanya, kaya kanang Espanya, gisbutan na rin ni Pablo, nga nakaabot po sila ng lugar. Nasa Book of Romans, chapter, nalimit yung 6 to, basa na na, 15 ba do? 14, basa na niya. Kaya, ang taga-Espanya na mo, nakapadala na to, din sa hero din, yan itong 1521. Ngayon, sabi sa inyo na ang mga katsila sa ilang pagdala sa Christianity din, medyo gisagulan ng personalan, mauna nga giatake po ni Dr. Sursal at yung mayani. O, katong personalan sa mga katsila, mo ito'y dilimayo. Pero ang reliyon na ilang gidala, mo ito'y mayo. Ako nang klaro ninyo, okay. Kay, naaman po sa Biblia, na gisaway po ni Kristo ang iyang iglesia, labi na sa era sa simbahan, na yung pinagayag dos na to sa tres, naging na niya itong nalimot ko ang setong ang part sa iglesia na gisaway ni Kristo ya, sa ipadayag ni Juan sa Revelation na ang Ginoo wa mahimot sa iyang iglesia kay ila ko nung gigiaan ang daan ko nung nilang gugma kay naamay mga takot sa iglesia na wala na magsubay sa ilang mga moral teachings. Dato pa, naghimuog mga immoral, muna na gisaway na po sila sa Ginoo. Parehas na po sa nahitabo sa Korinto,
sa dihang gibatikos po ni Pablo ang iglesia ni Diyos Korinto. Kaya naadya po yung mga naghimog imoral. Muna nga, dili na ikatingala nga ang matuod ni iglesia na yung mga imoral kay mismo panahon pa ni Kristo, panahon pa sa mga apostoles na ay mga sakop sa iglesia na naghimog imoral. Pero dili, tanan, muna na yung nakadaot sa uban nga ang katuliko lahapon nila. Ngayon sila nga, daghang katuliko ang badlugon. Ngayon, ah, tanang katuliko, badlugon. Dili na ako. Dili na ako. Kung kinagang buhutan ng mga katuliko sa kasaysayan, Mother Teresa of Calcutta, Padre Pio, San Vicente, San Antonio, di ko kamemure sa agis kadagan. Nga, wala gani mag-ingon si Kristo nga, kung dumay mga badlugon sa sunod, nainin ninyo, wala mag-ingon si Kristo alay. Di ba, kasagaran na ito, nga ng Medea, pas katuliko, kaya nakakita, kita tagili mo? Nag-ingon mo sa Kristo nga, kung makakita mo bili maharia sa iyang iglesia ang dito ko, biyahe ni ninyo. Nag-ingon mo sa Kristo nga? Ulan, nakadungog ko siya agay din nga, kung mo tunay mga butang, nga wala mahimo sa pipilaka, lidere sa atong simbahan, ilan na nang gihimo ng rason na gibiyahan nila ang katuliko. Hindi mo na pagtulog na ang sunod sa Biblia. Huwag mo mag-ingon si Kristo na kung mo gahudas si Judas, yain ninyo na akong pondo, wala mag-ingon si Kristo na. Kung mo si Pedro iyang gilimot si Kristo, wala mag-ingon si Kristo na, yain ninyo akong pondo kay si Pedro na usay sa atong sakot, iya kong gilimot. Wala. Gani ang pagkamaunumon, gitudlo na. Asa mo na mabasa sa 1 Juan 2:18-19, na mag-ingon si Juan, nga ang tinuod ko ng sakop sa simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo kagtong nagpabilin sa pundok na gisugda nila na usara. Kaya ang gisgutan ni Kristo sa Juan 2:16, usa ka panong, ubos sa usa ka magbalantay. Ang tinuod ko ng sakop, magpabilin. Dili mo biya. Kaya ka ng pagbiya, wala na siya divorce. Panag-ing na ito na sa kanabang kami niyo. Nga ang bana, wala siya danayin siya nasawa, iyang biyaan. Wala, divorce. Di ba? O, ang pagpasakop sa matod ng iglesia din ang nalanga, tinood na ang iglesia ang dito kong ni Kristo. Daghan kayo mga problema. Pero wala mag-iing Kristo nga, biyaan na ninyo kung daghan mga problema sunod. Wala. Ang giingon sa Biblia na biyaan, na sa pinaliyag 18:4. Kung sa manang ingon niya sa pinaliyag 18:4 na biyaan, ang Babilonia. Buot sa buot, kadautan, dili na simbahan katoliko. Ang gitumbok ana, pirmiro yun ang gitargit ana, mga ang imperyo sa Roma nga pagano, dili na ang simbahan. Imperyo sa Roma ang pagano, na nagpasiugda o paganismo, mga ang gitumbok niyang biyaan. Kung gano'n na po ng kadautan, wala mag-ingon niya na biyaan ang simbahan katoliko. Kaya kung ngayon gagyan ang simbahan ka tunito, pagtulunan sa tao na, wala ganyan rin sa Biblia, na kung magkatao at pag-usap, o mag-born na ginta, mubiya at ang katuliko, wala na, doktrina na sa tao. Di ba? Naroon ko'y pagtulunan rin sa Biblia na, kung mag-born na gin, mubiya at ang katuliko, wala ang katuliko na ba? Sige nga kung saan, nagtudlo ko ng mga pagtulunan sa tao. Hindi ako na ilang pagtulunan na kung mag-born again, mabiyas ka tuliko, asa na sa Biblia? Uloy, gani, dili ang iyong gaan ng katuliko, ganoan? Isa naman ang iglesia ni Kristo, kabaluan eh. Ang iglesia ko nung gitukod ni Kristo, gitawag ni Obispo Ignacio o Katuliko ni Acto 110 AD. Ah, mukutlo ko ang referensya ninyo, isip pagkamatuhod. Atong tutuon ang mabasa nato sa Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Kristo, ngayon lang gikutlo ang basahon for sparage, no? Asa na ba ito? Okay, dahil na. Ang Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Kristo, yadtong pinitsahan niya Marso-Abril 19...
Nahanap naman eh. Mga 1980. Oh, okay. March, April, pasugo issue sa Iglesia ni Cristo. Ilang gikutlo ang libro po niya sinulat tungkol sa pare na si Reverend Edward K. Taylor. In the book called Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor, CMS, this is written on page 3. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. So, kung kinsa po ng iglesia ang gitawag ni Obispo Ignacio o Katoliko? Ang iglesia ba po na gituko ni Cristo? Ngayon, sa logic, unsa na itong mauna-hunana? Ang iglesia po na gituko ni Cristo, gihingan na ni Obispo Ignacio o Katoliko. Therefore, usara di ay ang iglesia ni Cristo na tinuod o Katoliko. Nga naman, kaya ang gihingan na ng Katoliko, ang iglesia ni Cristo na nabod. Diba? Kato ako example, sige sa radyo, ako ang gamitan. Parehas ni Simon. Sabi ang gitawag siya o Pedro, ang pangutana, nahi mo bang lain-lain si Simon o Pedro? O nahi mo bang duwa katao si Simon o Pedro? O sara, di ba? Dili mawala ang pagkausa na tao ni Pedro. Sabi ang hinihan lang sa Pedro na una ang tang katawagan niya, Simon man. So, bisa gihingan lang siya o Pedro, o saan lang si Simon o Pedro? Kaya ang gihingan lang o Pedro, mauro man si Simon. Lain pa, si Saul, gihingan lang siya o Pablo. Nahimo bang buwa katawa ni Saul o Pablo? O saan lang eh? Di ba? O, dili maduwa. Dili maduwa si Saul o Pablo. Tuwag lang sa lalan na lain-lain. Di ba? Ako, simbert na kitang gingalan sa kong ginaganan. Tawag po kong babi, tawag po kong biritas, pero usap na kong katao. Muna nga, kung ayaw na tugtuon ng kasaysayan, kanang gisbutan sa Biblia na gihulagway ni Pablo na ang iglesia nga usa, tawag mo nina ako ang iglesia sa nalabalaan, kaya ang mga sakop, itawag mo sa pagkabalaan, diya sa unang Corinto 14:33. Unya, sanglit kay kining iglesia na gituko ni Kristo ang mga sakop, mga pinili man, mo nang tawagin ko na ako, piniling naso, nasa 1 Pedro 2:9. Unya, kay iyo man sa Diyos, tawagin ko na ako o iglesia sa Diyos, diya sa 1 Corinto 1:2. Unya, kay si Kristo may gitukod, tawagin ko na ako, iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Pero timangi, usara na ako bundok. Pero nakapundok, lain-lain lang ang pagtawag ni Pablo. Kaya, pag abot ni Obispo Ignacio, niawat po si Obispo Ignacio na ay pwede man din nga ang leader sa simbahan ng hulagway sa iglesia ang gituko ni Kristo. Ngayon si Obispo Ignacio, iyan ang hulagway na Catholic. Ngayon, aron matuman tong gino ni Kristo sa Marcos 11:17 nga nalani o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Di ba universal? Dahil sa kombinasyon sa Grigo o Kinatsila, Katolika, nakarabagin na yung basis sa Biblia, kanang buhat Nubi 31, na ako muna kita na sa Grigo na Biblia, sa buhat Nubi 31, gisputan niya ang Grigo na pulong Kapulis. Dahil variation na nasa laan na pagkahanay sa Grigo, Katahulis o Katahulos. Ya, ang iningis na throughout all, alang sa tanang kanasuran. Una, mauna nga, wala masayop si Obispo Ignacio ngayon ang giulagoy na ang iglesia ang gituko ni Kristo Katoliko para matuman ang gusto ni Kristo unsay itawag sa iyang iglesia ubalay sa Marcos 11:17. Kaya kanyang pagtawag-tawag o iglesia ni Kristo, iglesia sa Exagios, iglesia sa mga santos, ganit, hindi ganit tawagin ko ng ang katawahan.
mga natawag pag-usap, o doon na din, pero usap na natin grupo. O, lain-lain lang ang pag-ulagoy, pinili ng asun, kahit pinili mo ng mga sakop niya. O, pero, timang eh, kanang grupo ha, nagsigur na niya ito ng siglo, dili 1957 o 59, dili 1914, dili 1844, dili 1872, saksin niyo ba? Dili. Sumuna na ang bugtong makaangkom sa usa ka panom o sa usa ka magbalantay na gisbutan ni Kristo diya sa San Juan James 16, ito ni Kura. Ya, katong ni Bia Ali, maigo ang naunong 1:18-19. Ay wala mo unong, kaya ang tinuod na sakot magpaminin. Okay, kaya nabilin namin ito sa ating igahin sa inyong mga pangutana. Doon lang na doon, kung gusto mo mangutana. Okay, isa na kamay club ng doon lang doon ang gusto mangutana. Okay, wala ko naman yung doon. Okay. Humisbot lang kung mga tulog ka objection. Ako na po'y maghimog pangutana. Oh? Ngayon sila nga, kung tinood mo yung katuli ko, nga nung nagbaton man ng mga Diyos-Diyos. Di ba? Ay, common kayo objection. Diba? Wala yung Diyos-Diyos ang katuli ko eh. Wala. That is a false accusation na ang simbahang katuli ko na ay mga Diyos-Diyos. Yan naman. Sa Biblia, ang mga Diyos-Diyos, Baal, Mercury, Diana, Astaroth, Astarte, Hansap Bato, wala agay mga santos niya. Di ba? So, isa ka false accusation ng ilang pagingan na kaya ng mga larawans katoliko Diyos Diyos. Wala ay, isa ka larawans katoliko. Di ginakawa sa Biblia na Diyos Diyos na. Tampo na, ang Diyos Diyos, Baal, Mercury, Diana, Astaroth, wala Mama Mary, San Antonio, San Jose, San Vicente, wala yun. Dili, tanong larawan, Diyos Diyos. Sweet tanga, kung nagbasa tag-ayos Biblia. Kaya kung mayroon ka tanong larawan, tanong ribulto Diyos, narabay mando na sa Biblia na gubo na, gunubo ng Diyos Diyos. Na ano nga mga ito na, gunubo ng monumento ni Rizal Dere. Maribulto man eh. Oh. So, kaya nagpasabot na dili tanong ribulto Diyos Diyos. Unsa man ang Diyos Diyos, nasa 1:8-4. Gitunuhan ni muna, kanang butanga mauna, pero dili tunood. Sama ba ng iyugat? Pusil-pusil, kaya dili tunood pusil. Doktor-doktor, kaya dili tunood doktor. Kanang Diyos Diyos po, gitunuhan ni mong Diyos, so niya, dili tunood Diyos. Muna yung Diyos Diyos, pangutana. Ang mga pare, gatudlo ba na kanang larawan sa mga santos Diyos na? Para makaingin tala Diyos Diyos na? Wala uy! Dugay-dugay na magbasa ang mga libro ng Katoliko. Wagi, bisan usa ka libro ng Katoliko. Nagtunmo ang mga pare na kanang larawan, Diyos. So, dili na Diyos, Diyos. So, false accusation na nagpag-iuni na ang larawan sa Katoliko, Diyos, Diyos. Yan ngayon sila, ah, veritas, gilunhan man. Di, gilin mong Diyos kay gilunhan man. Palso gyapon. Yan naman. Dili ka ng pag-luhod, pagpaka-Diyos. Pagkadagang sita sa Biblia. Nga na ay luhod na dili pagpaka Diyos, pagtawad na lang ang pasalot, tingal na lang sa trigo o dunya. O, asa man pa nang putlo sa kanang buhi, yun na giyutbuan. Sa Huwag 16:29-30, si Pablo Silas giyutbuan, ngagtong tinuganan sa karsel. O, naman lang eh. Nga, pagpaka Diyos to, buhay. Kaya kung pagpaka Diyos po to, sa ato pa sa iyo, padlunan ni Pablo Silas. Sama sa ita mo ni Cornelio, ibadlong siyang Pedro. Sa dilang nasabot ni Pedro nga kagpong simba o pagyukbo niya, ngapto niya, pagpaka Diyos, di ba? Si Pedro, ibadlong si Cornelio, sa dilang nasabot ni Pedro nga kagpong pagsimba ni Cornelio niya, pagpaka Diyos. Sa ilang sabot, walang ibadlong si Cornelio. Pero sa kaso ni Pablo o ni Silas, nagyukbuhan siya sa tinugyanan sa karsel na sa Buat di sisa yang sebagai ini diperintah Nganu Ula aman berlunga ni Pablo Oksilas Aki Luganan Skarsel Tuhur kai Nahi balu si Pablo Oksilas Nga dili tanang pagluhur Dili tanang pagyukbo pagpaka Diyos Nga ay pagtahog lang
Niya, mapagigay na na. Inundo mo atong dambo ni Musik, atong Musik sa daang kasabutan. Nga, nasuko ang iyong mga eksoon, mamanggaling nga dipaligya siya, iyong mga eksoon sa mga ituanan. Nga naman, kinagdambo si Musik. Nga, ang iya ko ng mga binugkos, hinukmuan ang mga binugkos ng mga eksoon. Nga, kay, ang sabot ni sa mga eksoon niya, gusto mo ba't pasabot ni Musik? Nga, buto na hunaon, manggur na mga lamo. Nga, ang mga binugkos na mo, niyok mo sa inyo, binugkos. Sa mga pasabot niyo nga, mahimot ang labaw na mo. Suko ang iyan mga iksoon. Then, damgo na po siya. Damgo na po si, kung sa'yo, si Joseph ba? Joseph, dili na Jose, nga, para ni Maria, dili. Dato ang Jose sa daan. Damgo na po siya, nga, ang adlaw ko no, bituon, niyok mo niya. Na samot na yung suko ng Higson. So may mga pasabot ni mo na may mga hari, may mga labaw. O, mo nga, suko ka isa ni Jose, muna nga, ina na lang patyong dalawada nila to. Nga yung Higson mo nila. Nga, kay, naman po yung Higson nga, wakdi po kami mo, manuwi po. Muna, ina na lang ibaligya. Ipalit sa mga ituanon, pag abot sa ito kay, naghimunag na nga, daglang, mga kaiyuhan si si Jose dito, muna gihimo siyang kapatay sa hari, sa panahon dito, gihimo siyang dako-dako. Unya, mga danggo sa hari, iyang tag, iyang basahon, unsabot-pasabot. Unya, naidanggo nga, nagpasabot o gutom, naid, mga tuig na, gutomon sila, muna nakaandam sila pagkaon. Muna na ang Egypto ramay nakaandam ang pagkaon. Pagkahurot sa pagkaon dito sa kanaan na to, datang din nagpuyo ang mga iksuhan ni Jose, kung sa ilang gihimo, adto sila sa Egypto kay mupalit ang pagkaon. Pag-abot nila sa Egypto kung sa ilang gihimo, wala sila kaila, na ang ila din giyukmuan ilang iksuhan. Niyukmo sila ni Jose, isip pagtahod. Sa ato ba, dili ito ng pagyukmo pagpakadiyos, na ayukmo na pagtahod lang. Yamingan sila, Veritas, okay na nga. Basta, buhi, yukbuan. Pero kanang nahilagawan, dili na pwede. Dili gato na mo. Diwa katulmeng sa Biblia na atong kutuon, nga bisan ang katawang Israel, na ipagyukmo nila na magatubang sila larawan. Pero wala sila magtuon na kanang larawan, Diyos. Sa panali, basta, basahan ninyo, Isaiah 37, oh, tignan ninyo. Isaiah 37, 14 at 17. Si Ezekias niya, nag-anto sa Diyos, gaatubang sa larawan si Kirubin. Nga, kung sabto na, naari ito ang sublanan sa kasabutan, niya na yung larawan si Kirubin sa as. Kaya instruction book sa Diyos niya sa Exodo 25, 17 at 22, nga si Moises iyang isubo paghimog sulmanan sa kasabutan na nailarawan sa kerubin sa taas. Dahil gani, panahon nila ni David, ina to ay posisyon. Dato palado ay posisyon sa Biblia. Posisyon. Oh. So, muna giyukbuan ni Josue diya sa city size. Josue city size, giyukbo si Josue. Yan to sulmanan sa kasabutan na nailarawan sa kerubin. Dahil ka lang sa Ezekias 20 city. 14 at 17, nag-ampang si Ezekias, nga nag-atuhang sa duha ka larawan sa kirubin. Pero na magtuo si Ezekias, nga tatong larawan sa kirubin, mauna ang Diyos. Nagsimbolo na to sa presindya sa Diyos. Kaya ang katawahan sa Diyos, Bris Biblia, na ay mga simbolo. Wala ang simbolo. Basahin ninyo, ya, sa Salmo 74, 1 at 9, ang katawahan sa Diyos na ay mga balaang simbolo. Ugmo na ang mga larawan sa mga angin, o kung karoon, pwede po natin ang sabton, mga santo. Ngayon, Ezekiel 41, 17 at sa 21, na ang templo sa Diyos, bumunagoy nga na ay larawan sa kirubin, na ay naong sa tao, napadali, naong sa liyong. No? Ezekiel 41, Isipi nagto sa 20, then numeros 21:49, tagto nagpahimo ang Diyos o larawan sa bitin, nagto ni Moses. So, wala gini ako taman. Wala mo nito lang ito na.
Then, katulang sa larawan, kasunod, nainabol ako ng isbutan, dito na buto sa bumiyag, tiyali. Ngayon nga, bata, kung bumiyag, ngayon nga, pwede ang pwede ang buo-buo o sprinkling sa bunyad. Dili lang kayo tusmao. So ako, maraming salamat. O sa dili pa na po i-balik ni Brad Hume, ang Juan, atong moderator, katuwa pa kahibalo sa atong tulumanan sa radyo, atong biya pong ipahibalo, na tayo tulumanan sa radyo, matag-adlaw, hindi matag-adlaw na ito, kasugod na itong inirolo, no? Parang bagong tuig. Atong matagadlay na program sa radyo, alas 6, imidya sa gabi, ito sa alas 7, no? Sa DSVR. Buha man ang Juan Aramin Dipulog, DSVR, sa AM 981, then sa FM 94.1, then sa internet, aramindipulog.weebly.com. So, Juan na, Lunes, Taman, Sabado, alas 6, imidya, ito sa alas 7. Then pagka Domingo, alas 2, imidya, ito sa alas 3. Kumanyod sa sangka. Ngayon, katong akong programa na dugay na, na isa ka oras, padayan niya po. Katong na, alas 12 tama na launa, matag Domingo, pero atong gibangin, alas 6 na to alas 7, sa buntag, sa mga gihapon ng stasyon. Sato pa, Domingo, duha atong programa. Alas 6, alas 7 sa buntag, then hapon, alas 12, imidya, hap to sa alas 3. Domingo na po na, no? So, mauna, ngayon, na yung Bible study po sa Catholic Faith Defenders, matag Domingo, dito sa Room 101, bala, brado? Dari sa St. Vincent's College. So ang duga na atong yatag ni Brad June Baral. Kaya kaya salamat Brad Silbert Dondoyano at sa ang puno-punuan ng kanilang larawan. Daghan man na daaman tayo kada tuwing silibral na ito ni Rizal Day. Kaya may atong larawan nila eh. Maurasan na atong feeling dito sa atong pagsabot sa awan. Siya si Rizal Day, nga nung manggialaran man na sa kananang mga opisyalis sa Juan sa matag Rizal Day. Sili, tumod kay kanang larawan ha, larawan sa Rizal. Ang ilang expectation ana, nga larawan yun na ni Rizal. So kinsa man ang Rizal?